varita, comentario, di ba? Eh, at least meron pong written na paano naman masisiyempre. Makalimutan natin yung mga problema, kahit sandaling oras lang dito sa pakikinig, kay Tony Falco. Ang inyong idolo. Abangan nyo mga kaibigan, doon sa aming programa sa telebisyon, gagawa tayo ng ano eh, yung istorya. Istorya ni Tony Falcon. Abangan po ninyo, malay ninyo, true to life story of Tony Falcon. Ano siya nagsimula sa ika nga pong pagiging reporter, volunteer, as well as naging reporter, naging broadcaster, ganun, naging TV host. Kaya lang, kabana-kabanata yan. Mahal ko masyadong buhay ni Tony Falcon eh. Nagagawa na po natin yung script ni Tony Falcon. Sino kaya ang gaganap? Alright, balikan natin si Brother June, the master therapist. Okay, Brother June, sige. Ano pa ba gusto mong maipatin sa mga kababayan natin at this time, this moment, gusto mga listeners natin para mabigyan ng solusyon ng kanilang karamdaman. Sige. Unang-una sa lahat mga kababayan, ito pong pinag-uusapan natin tinnitus or ringing sa ating ilalim ng ating tainga. Ang talagang dahilan nito, hindi lang po yung mga pagsabog o barilan o bagong taon, brother. Kundi yung mga injury at saka infection, ano, common yan, brother eh. Kundi ang pinakang bago ngayon, yung mga improper alignment of our teeth na tinatawag. Mm-hmm. Ay kung kayo talaga ay wala lang kagamutan, katulad ng mga kababayan, brother Tony, yung ating pasyente. Ay kung kulang po yung idea ng ating mga dalabhasang doktor diyan sa labas, eh siguro po sa therapy pa lang, i-align ni brother yun ang ating mga ngipin at ating pong mga arthritis na tinatawag, brother. Mm-hmm. Neurological problem, degenerative problem na tinatawag. Tumatanda na yung ating mga neuron, brother. Okay, kaya dapat talagang magbaka sakali muna sila kahit mga albularyo. Talagang sasabihin, katulad ng bisita natin mga kababayan dito sa aming studio, wala na raw kagamutan sa doktor nang pinataka natin mga kababayan ng ating sekretong protocol na chemical. Biglang naglabasan yung mga infected materials na nandun sa ilalim, brother. Sinilip na ng camera yan, ha? Dahil seaman siya, brother. Walang nakita. Pero nilagyan natin ng solution, bakit ang daming mga halos bloody particles na lumalabas? Ano yun, brother? Yun? Ano yun? Dumi talaga yun? Yan po yung mga nagkukos ng mga redness at saka sa mga swelling, brother, sa outer area. So, kung yun ay maklear mo yung yellowish na yun o yung redness na yan, malagay ko yung mga itching natin na stage na nade-develop yung tinnitus nito or ringing in the ears na tinatawag or infection in the ear, mga kababayan, ay mapagtatagumpayan po natin yan na hindi na maapektuhan yung ating temporomandibular, ano po? Yung ating panga, yung ating baba. So, kada anong magiging suggestor mo ngayon? Doon sa mga, wala pa naman, baka mga mamaya yun. Magkaroon, di ba? Prevention, anong pwede mong iparting sa kanya? Magkakain po kayo ng sagana sa magnesium, ano po? Napakarami pong mga magnesium na mga vegetable dyan, basta mga target. Well, gusto mo talaga ng matitinding magnesium, itong unang-una, yung mga molasses. Yan ang kay Johnny Midnight, mga babayan, na pinagmamalaki. Ano yung Johnny Midnight? Yan po yung, ito? Yan po yung, nung araw pa ako'y bata pa eh. Mm-hmm. Kay Johnny Midnight, sa pamamagitan ng tubig lang yata nun eh. Tubig, pag ininom mo, gagaling ka. Yan po ang isang idol Hello? Natin, brother. Una kayo, brother Tony Falcon, ako'y bata pa. Yung tubig mo. Sa pamamagitan ganyang programa sa radyo, inumin mo pagkatapos. Kasi po yung brother Tony Falcon, ang factor po at beneficio ng ating magnesium, ito po yung aid nerves na tinatawag, and muscle function, and including your strong bones na tinatawag. Kompleto detalye, brother. Yung mga potato na mga pula, brother, may chromium yan eh. Matindi rin mo yan, saka yung mga paborito ng pagkain ng tinatawag natin ng mga
mga amo, mga monkey, banana. Matindi ho ang ano niyan, aid ng nerves sa ano po, function. Kasi nagkakaroon brother dito ng tinatawag natin na electrical charging potential ng potassium at saka sodium brother. Ano yung laging kinakain ng ano, mga ano? Ano yung sinasabi mo? Amo, ganun. Monkey, ganun. Oo. Ito po yung banana. Banana. Hindi ba namimili ng banana yan o kahit anong banana? Basta huwag lang, orangutan siguro, brother. Sigurado, hindi kakain ng Philippine banana yan. Alright, monkey. Anyway, monkey talaga mo na yan. May ulit sa tagi. Hindi lang nga ito. Ang kanyang halos kinakain, kahit paggabon, saging, no problem. Kahit nakita mo, kanyang nga natuwan, malakas. Kasi, brother, Tony Falcon, to be serious speaking, yung tinatawag natin na pinakamataas na classification ng ear problem, ito yung tinatawag natin, minor disease na tinatawag, going to deafness na tinatawag with ringing in the ears. And sometimes, itong common na talaga itong sa mga taong tumatanda. Ay, nabibingi at binibigyan nila ng hearing aid. Ngayon po, wala na po yan, mga babayan. Ako po nagsasabi sa inyo. Alright, sa huling sandali ng ating programa, Brother Bill, saan ka pwede makontak in case na yung mga nakikinig sa atin na gusto magtanong with regards to this tinnitus, nasa iyong pagkakataon, sige. Sa mga aking pong kinagigiliwan ng mga tagapagtanggilig ng programang Lingkod Bayan, tayo po ngayon ay may bago na, Brother Tony Falcon, na telephone number. Ito po ay 996-0904. At live po yan kay Brother Tony Falcon, 544-6641. At sa isa pong number, 0916-436-8875. Open po yan, 24 hours, 7 days a week po. Walang pahinga para sa inyo. Magsiservisyo si Brother Joe. Back to you, Brother Tony. Alright, balikan po lang itong ano, Cardinal Tagle. Mukhang malakas ngayon, ha? Mukhang, sabi nga ng mga nando sa Roma, maswerte tayo pagka ito ay nahirag na papa. Abay, bisipin mo, isang bansang napakalibit, napakalit, mga kaibigan, bansang Pilipinas. Meron tayong, papa, o, di ba? Meron tayo santo papa, kung papa na rin. Anyway, kahit para mga kaibigan, tinitingala po tayo ngayon. Si Cardinal Tagle, isa po sa mga malakas na contender, ha? Ngayong nakarating sa akin to, latest lang to, malakas daw ang narinig o itong kaka ng mga narinig sa Roma, itong si Cardinal Tagle may posibilidad na maging papa. Maswerte po tayo mga Pilipino. O di ba? Bakit di tayo maswerte? Mga billions ang sumusubaybay po rito. Sa kadalan nito, dapat, subaybayan din natin. Isipin mo, dito na bansa lang tayo, napapabilang tayo sa usapin na ganyan. Lalo-lalo na po sa pagpili ng Santo Papa. O, di ba? Sana, matuluya at lahat ng grasya mapapunta sa Pilipinas. No, di ba? Okay. Salamat. Isa sabihin ka ba? Alright, siguro sa pagkakataong ito, hindi na tayo lalo yun. Talagang kagabi pa nga, isang TV station, talagang binantayan po. Yung pagmamas hanggang sa pagpasok, hanggang sa huling sandali ngayon, inaabangan pa rin ni Tony Falcon kung sino talaga ang mapalad at maswerte na maging Santo Papa. Aba, isipin mo yan. Nakaiba ang mga kaibigan, kung mapalad ang Pilipinas, tayo talaga, ha? Ikinalanin na muli. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Alright, tanong sa palagay mo, Brother John. Sige.
Santo Papa, baka sakali, malakas ang, ano, malakas ang Pilipinas ngayon. Si Cardinal Tagliano, nangunguna. Alright, maswerte tayo kung gano'n. Sana siya ang mahirang, Brother Tony. Okay, dahil siguro sama-sama na lang natin isama sa ating mga dalangin. Maswerte ang Pilipinas at mahirang bilang Cardinal. Itong Cardinal Tagle bilang Santo Papa. Okay. Alright, kami po mga kaibigan, unti-unti na nagpapalam dito po sa ating programa ni Kumbayan. Sana po nabigyan kayo ng ilang karagdagang update. Alam niyo naman eh. Update po yan para doon sa mga nakikinig sa atin. At siyempre, boses pa lang. Sabi niyo eh, gusto niyo mapakinggan si Tony Parton eh. Kaya nga ito, pinilit natin na makasama ninyo sa lupo ng isang aras. So maraming salamat, Brother June. At siyempre, sa mga kasama pa rin natin, nandito pa rin si Kaya Corpus doon sa kanila. Buon niyo, goodbye na laging sumisigaw sa karapatan ng bawat isang Pilipino. Tony Falcon po, mabuhay po ang sambay ng Pilipinas. Ngayon muna, ang pagpapakilala ng istasyon na kung saan kayo nakikinig sa mga oras ito. Jesus,